Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Angkahas. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So mahigit isang buwan na nga po ang nakakalipas magmula nang matalo ang ating pambato na si Jerwin Angkahas sa ikalawang pagkakataon sa kamay ng IBF Super Flyweight World Champion Fernando Daniel Martinez. Subali tila may magandang balita agad ang dumating para kay Angkahas sa pamamagitan ng MP Promotions President Sean Gibbons. Sa isa sa mga post ng boxing analyst na si JM Shiasat, ay pinaalam nito sa publiko na sinabi umano ng manager and trainer ni Angkahas na si Joven Jimenez na mas pinili ng kampo ni Angkahas na magpatuloy ng kanyang professional boxing career sa 118-pound division. Ito ay dahil may mas magandang oportunidad sa division na ito. Bukod dyan ay ang maganda pa dito ay dahil pinaplano umano ni Sean Gibbons na muling palabanin si Angkahas sa isang world title fight sa 118-pound bantamweight division. Ayon kay Jimenez ay balak ni Gibbons na bigyan lamang ng 2 laban si Angkahas sa nasabing division. At pagkatapos nito ay isasabak na agad siya para sa isang world title fight. Para naman po sa mga hindi nakakaalam ay sa Pilipinas po gaganapin ang susunod na laban ni Angkahas. Ayon sa kanya ay wala pa naman umanong kalaban pero baka daw Meksikano ang kanyang sunod na katunggali. At sa unang linggo sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon gaganapin ang bakbakan. Ayon naman kay Gibbons ay mas mainam umano para kay Angkahas na sa Pilipinas muna lumaban dahil naniniwala ito na mas maibabalik ni Angkahas ang kanyang kumpiyansa dito. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po naging matagumpay si undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez sa kanyang huling laban kontra sa unified middleweight world champion Gennady Golovkin, ay tila minamaliit na ito ng mga buksingero ngayon at para bang hindi na siya kinakatakutan katulad ng dati. Ito ay nagsimula nang matalo siya sa kamay ng undefeated WBA light heavyweight world champion Dimitri Bivol. Isa sa mga nagmamaliit ngayon kay Canelo ay ang dapat sana'y makakalaban niya dati na imbis na si Bivol na si WBC cruiserweight world champion Ilunga Makabu. Kung matatandaan po kasi natin dati ay noong hindi pa natatalo si Canelo kay Bivol ay nagulat ang lahat at maging ang WBC. Dahil sa lakas ng loob ng kampo ni Canelo na humingi ng request na umakyat ng 200-pound cruiserweight division upang labanan si Makabu. Para po sa mga hindi nakakaalam ay ang light heavyweight division kung saan natalo si Canelo kay Bivol ay 175 pounds lamang. Ibig sabihin ay aakyat sana ng 200-pound division si Canelo upang labanan si Makabu kung hindi lang natuloy ang laban nila ni Bivol. Subalit dahil hindi natuloy ang kanilang laban ni Makabu, kaya naman nagdesisyon na lang itong lumaban sa light heavyweight kontra kay Bivol. At sa latest interview kay Makabu ay sinabi nitong kung sakaling may lakas pa umano ng loob ngayon si Canelo na umakyat sa kanyang division, ay tiyak umanong knockout ang aabuti nito sa kanya. Mas malala umano ang sasapitin ni Canelo sa kanya kumpara sa sinapit niya kay Bivol. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.